Good morning! Hi mga palangga! So dito pa rin kami sa farm, dito kami nag-overnight mga palangga at kagigising lang namin yan. Tingnan nyo naman yung aking buhok mga palangga. Gulo-gulo at nanigas sa lamig mga palangga. So akyat tayo dito mga palangga sa second floor ng bahay ni Baba mga palangga. Para mas makita natin mga palangga ang kabuuan ng view nitong farm ni Baba mga palangga. Talagang napakabait ni Baba mga palangga dahil inihatid lang niya kami dito sa kanyang villa, sa kanyang farm mga palangga. Pagkatapos iniwanan niya kami at pinagstay na niya kami dito. Anytime daw na gusto naming pumunta dito, pwede na kaming dumiretso dito mga palangga kahit wala siya. So ganun kabait si Baba. At ito ang kanyang farm mga palangga. Ganyan kalawak ang kanyang farm yan. Mula dun sa dulo na yun mga palangga, nakikita niyo yung mga pananim na yan. Yan kay Baba yan mga palangga. Yung dulo na yon. So mamaya puntahan natin yan mga palangga para makita natin kung ano-ano pa yung mga pananim dyan ni Baba mga palangga at kung ano mga hayop ang kanyang alaga mga palangga. So kilala ang Saudi Arabia mga palangga na mainit na lugar. Pero alam nyo ba kahit mainit na lugar ang Saudi, napakaganda ng lupa dito mga palangga. Dahil mahamugan lang ito mga palangga, talagang makikita nyo yung tumutubo talaga yung mga damo at mga pananim mga palangga. At syempre pa meron silang way kung paano nila aalagaan ang kanilang mga pananim dito mga palangga. At kita nyo ba yung green na yan mga palangga? Yan ay mga peanut mga palangga na hindi pa na-harvest dahil pago pa lang mga palangga. At ayan ang aming mga kasama. Nagbe-breakfast sila mga palangga. Kami naman ay tapos na. Kaya naman umakyat kami dito sa second floor para makapag-video mga palangga. Dahil mamaya lang mga palangga ay lilipat na naman kami ng ibang destination. Pero bago kami lilipat, mag-iikot muna kami dito sa farm mga palangga kasama itong si Bella. Kaya nire-ready na ang kanyang sapatos mga palangga, tingnan natin. Nakapaligo na kasi itong si Bella kaya para hindi siya madumihan at matinik, nilagyan siya ng papa niya ng plastic mga palangga. So tingnan natin kung paano siya lalakad. Alis ka, Janela! Bella! Bella! Bella, come! Come, mami, come! So, ayan mga palangga, tuwang-tuwa kaming lahat. At tara na, pumunta na tayo sa farm. Alam, may mga iro. Mag-gus. Ang dami nilang duck. Ayun o. Gus yung iba. Gus and gus. So ayan mga palangga, bukod sa mga pananim ay meron ding mga alagang hayop si Baba. At ngayon mga palangga, pupunta kami doon sa dates mga palangga. So manguha tayo ng dates na babaunin natin mga palangga sa ating susunod na destination. Actually, doon sa stock room ni Baba mga palangga, maraming dates at sinabi niya sa amin na pwede kaming kumuha doon. Pero syempre, iba pa rin mga palangga kapag galing sa puno o mga palangga. Kaya naman, hindi kami kumuha doon sa stock room ni Baba. Dito kami nanguha mga palangga sa puno mismo mga palangga ng kanyang mga pananim na dates. At tingnan nyo naman ang kanyang dates mga palangga yan. Hitik na hitik sa bunga. Kapag masipa ka, balik ka muna doon. Sa kanya to, di ba? Iba may ari. Wala, masarap ito na klaseng sa kanya to, hindi yan ano. Yan, tubo lang yan, oh, pang irrigation. At habang nangunguha sila ng mga dates, mga palangga, meron dito isa mga palangga na nagagalit sa akin dahil kumain ako ng fig fruit, mga palangga, at hindi ko alam kung paano kainin ang fig fruit. At nasasayang ko, mga palangga, yung laman. Ito, pakinggan nyo. Ano yun?
Bakit ano ba pagkain? Kasi sabi mo may sakit yan. Ay, may ano? Sakit na itong green niya. Ang tinutukoy ko. Ha? Ito, ganyan mo siya papuha. This is so useless and small. Ayan, ganyan kuya hilaw. Masarap yung hilaw. At habang nangunguha sila mga palangga ito, may pinakita sa akin si kuya na halamang kakaiba. Parang pinya siya mga palangga pero hindi naman siya pinya. Ang ganda niya mga palangga pero ayoko siyang galawin kasi natatakot ako kasi baka nakakalason yan or anything. Hindi ko alam kung ano yan. Yung dried niya ang masarap. Ha? Huh? Yung dried niya ang masarap. Diba? Mm-hmm. Para siyang may peanut. Kakaiba siya. Para siyang may peanut, no? Kuya, para siyang peanut. Masarap ng dates, no? Mm-hmm. Daddy, mas masarap yung hinog, yung dry, kisa sa banibal, ang pakla. Masarap nga papakla, gusto ko nga eh. Tikman ko, yung kuhanin mo yung hinog. Gusto ko yung hinog. Papa, hinog na to. Ang pakla kasi. Ako isang buwan na itong konsumo. Ako isang taon nito, Bert. Ayan, at halos ubusin na nila yan mga palangga yung bunga ng dates ni Baba mga palangga. At alam nyo ba yan, dates mga palangga ay super food yan mga palangga. Hindi siya nabubulok mga palangga. The more na tumatagal siya, the more na nahihinog siya at lalong tumatamis mga palangga. At after naming manguha dito sa dates mga palangga, lumipat na naman kami sa Orange mga palangga para manguha pa ng mababaon mga palangga at maiuwi sa Jeddah mga palangga para sa aming mga friends mga palangga at matikman din nila itong pagpapala sa amin mga palangga dito sa Al-Ula. Ang sarap, ang dami. Di namin alam kung saan kaming puno pupunta. Ang dami. Libre lang. O, di ba? Dito ako sa ilalim kasi maganda dito, tingnan. Wow. Limo. At sarap talaga manguha pag libre lang. Makuha-unayaan ka ba? Mamili. Yan, ano mo? Sarap naman. Oh, tignan mo. Oh, grabe naman ito mga or. Pero no. Natikman mo ba? Tamis kayo. Oh, ito perfect. Matatanggal eh. Dapat daw hindi matanggal ang ulo. Ito naman ah. Lemon. Lemon ito? Lemon. Ito yung pinakain sa'yo eh. Sige na, ago na kayo. Ang daming harvest talaga sa farm mo. Nang lockdown talaga eh. Ala, may kukuhaan ba kayo? Wala na, busog na. So ayan ang lahat ng nakuha namin mga palangga. Medyo nahihiya pa kami niyan mga palangga. Actually sayang talaga itong mga orange na ito mga palangga kung hindi makuha. Kasi nangangalaglag na lang talaga siya mga palangga. Kaya naman nilubos-lubos na talaga namin mga palangga ang pagkuha ng orange. Kaysa naman masayang, diba? At ayan mga palangga. So paalis na kami mga palangga para sa aming susunod na destination mga palangga. Thank you so much Baba for your generosity. Sana sa uulitin next year ulit. Makabalik kami mga palangga. Anyway mga palangga, ang aming susunod na destination mga palangga ay ang nakalimutan ko ano ba yun. Umaatake na naman ang aking pagkamakalimutin mga palangga. Anyway, ang aming susunod na destination mga palangga ay museum. Yun, naalala ko rin mga palangga. So pupuntahan namin mga palangga ang museum sa Tabuk mga palangga para makita natin ang history doon mga palangga. At sa daan mga palangga, ayan kung nakikita nyo, napakaraming mga tupa mga palangga at yung pastol nila, ayan nasa likod lang mga palangga. Ayan, siguro dahil taglamig, time na para manginain sila mga palangga dahil maraming damo ang tumutubo sa mga gilid-gilid lang ng daan mga palangga.
At bago kami makarating sa museum, mga palangga, ito may nadaanan kaming oasis, mga palangga, dito sa gilid lang ng daan. Tingnan nyo naman, mga palangga. Ganyan pag dry, mga palangga, bitak-bitak ang lupa, mga palangga. Pero ngayon nataglamig, mga palangga, ayan, kung makikita nyo, unti-unti na naman yan siyang mabubuhay, mga palangga. At ito nga ang oasis, mga palangga, sa katunayan, kapag sobrang lamig ito ay nagfo-frost, mga palangga, lalo na kapag ka madaling araw. Tapos nga namin dito, mga palangga, ayan, at nag-stop over din kami, mga palangga, sa Red Sand para maglaro at magpa-picture, mga palangga, kasi yung mga kasama namin hindi pa nila naranasan na pumunta sa ganitong lugar, mga palangga. Wala akong sombrero, mainit. Papalirin. Gutom na ako. Ayan, ang dami kong alibay, mga palangga, pero hindi pa rin nakalusot. Tinawag pa rin ako. At ayan, mga palangga, so puntahan natin, mga palangga, itong Red Sand, mga palangga. Actually, dito talaga kami naglalaro, mga palangga, kaya lang wala kaming dalang skateboard. Ano bang tawag doon? Yung parang paddle para papunta dito, mga palangga, na makapaglaro ka. Nakalimutan ko yung tawag. Anyway, ayan, mga palangga, makikita nyo, napakapino ng buhangin dito, mga palangga, at masarap talaga maglaro dito, mga palangga. Mainit nga lang, mga palangga, dahil tanghaling tapat na ito nung dumaan kami dito. Nakakahingal ngang umakyat dito, mga palangga, pero alang-alang sa kaligayahan for the go, mga palangga. Ayan, at nagpipicture na nga sila, mga palangga, nung maabutan ko. At napakalawak din ito, mga palangga, meron pa doon sa dulo, pero hindi na tayo pupunta doon, mga palangga, kasi masyado ng malayo yun at meron pa tayong pupuntahan. Ganda ng buhangin. Pinong-pino. Ayan! Perfect. John! John! Picture natin ni Robert! At ayan nga yung dalawa, mga palangga. Tinatawag na namin para pababain, mga palangga, dahil nandun na sila sa tuktok, mga palangga. Ang layo na nila, mga palangga. At tingnan nyo naman silang dalawa, mga palangga. Kala mo naman lasing na papauwi, mga palangga. Pare ko, I love you! Oh, ayos ah! Ganun lang pala, yan po. Ay, huwag nga, no? Ano na ba kuba? Slow mo lang, slow mo. Ang gilid lang ng konti. Kaya mo yan? Ganda ang galang, Jay. At ayan, nandito na tayo sa Tabuk, mga palangga. Ito ang Tabuk Museum, mga palangga. So tingnan natin, mga palangga, kung bukas. Baka dito o doon. Open. Thank you. So, naabutan naming bukas itong museum, mga palangga. Ang problema ito, pagpasok namin, mga palangga, ay empty. So, walang mga display, mga palangga. Ang sabi ng bantay dito, mga palangga, sa reception, nire-renovate daw, mga palangga, itong museum. Kaya naman, mga palangga, yung mga display dito na, lalo na yung gustong-gusto naming makita, mga palangga, yung history, mga palangga, ng Tabuk ng Albada, may kinalaman sa biblical history nila dito, mga palangga, ay wala dahil nga sa nire-renovate, mga palangga. Kaya naman, ang naabutan lang namin dito, mga palangga, ay ang kanilang train, mga palangga, ito, mga palangga, yung sa kabilang side, mga palangga. So dito mo makikita, mga palangga, sa kanilang museum yung kanilang railway, mga palangga. At alam nyo ba kung bakit sila nagtayo ng railway, mga palangga? Ito ay dahil, mga palangga, sa kanilang pilgrims, no? So gusto nila, mga palangga, na yung mga nagpipilgrims dito sa kanilang, mga palangga, dahil dito yung maka ay makatawid, mga palangga, gamit ang kanilang train, mga palangga. Ang problema, mga palangga, ito ay nasira. So alamin natin kung bakit ito nasira, mga palangga. So itong implementation ng kanilang railway project noon, mga palangga, ay umabot ng 8 years, mga palangga. At ito ay ginawa noong September 1900s, mga palangga.
So ito ay nasira ng mga palangga at ang makikita mo na lang dito mga palangga ay ang bakas ng kanilang station mga palangga at ginawa nga nila itong museum mga palangga. Tingnan natin ang loob nito mga palangga mamaya. Anyway, nang hinayang kami mga palangga kasi talagang binyahin namin tong museum na to para makita. Yun nga lang mga palangga ay hindi namin siya naabutang bukas dahil nga naka-renovate. Siguro next year ulit mga palangga. At ito nga palang itsura ng loob ng train nila mga palangga. So dito makikita nyo mga palangga ang luma nilang mga gamit mga palangga katulad niyang telegraph nila mga palangga. At itong kanilang telescope mga palangga, yan, nandito pa rin mga palangga naka-display sa kanilang museum. At marami ka pang makikita dito mga palangga ng mga lumang-lumang gamit mga palangga na noon pa nila ginagamit mga palangga at naka-display lang dito sa kanilang museum. At ito nga pala mga palangga ay hindi namin first time. So dati nakapunta na kami dito mga palangga at naabutan nga naming open itong museum mga palangga. Kaya naman dinala namin dito ang ibang mga kaibigan namin mga palangga na hindi pa nakapunta. Kaya lang ito nga mga palangga ay sarado. At at least mga palangga ito naman ang kanilang railway ay open mga palangga. Kaya partially makikita pa rin natin ang kanilang history. Katulad na lang nitong mga palangga ng kanilang ceremony mga palangga nung arrival ng kanilang railway mga palangga. Ito ay naganap noong 1908 mga palangga. At kung bakit nasira itong kanilang railway mga palangga, ito ay dahil noong gera mga palangga noong 1914 hanggang 1918 mga palangga. So yun ang unang gera mga palangga na World War I mga palangga. So naapektuhan ang kanilang railway mga palangga kaya naman ito ay nasira mga palangga. At after ng First and Second World War na gera noon mga palangga, inattempt ulit nila mga palangga na itayo ang kanilang, i-rebuild ang kanilang railway mga palangga. At yun ay noong 1946 mga palangga hanggang 1981 mga palangga. So yan na lang ang history na makikita mo dito mga palangga sa kanilang museum. Hopefully next year mga palangga maabutan na natin ito na bukas. At ito pala ang aming mga picture mga palangga.